At mula naman sa Manila North Cemetery, magtungo naman tayo ngayon sa Manila South Cemetery sa Makati. May news to go live si Mark Salazar. Mark! Karahandang-handa ng Manila South Cemetery at ang final touches na lamang ng preparation dito ng administration, yung nagpapatakbo ng sementeryo ay security. Meron ditong mahigit 100 policemen ng MPD ang nakadeploy at hindi pa kasama dyan yung 30 na sariling private security ng sementeryo. Ngayon kung saan sila i-deploy, kung saan ang concentration ng tao ay malalaman pat pakiramdaman yan. Kagaya rin sa Manila North Cemetery, dito wala na rin tigil yung pagdating ng mga tao. Bagamat hindi pa makapal, ano, pero walang patid rin yung pagpasok nila sa gate at pinapaalalahanan na ipinagbabawal na ngayon ng pagpipintura. Kaya marami sa mga nakumpiska ngayon ay yung mga gamit pang pintura, yung mga steel brush, yung kanilang mga thinner, bawal yan. Kaya pinagbabawal na yan sa araw na ito dahil nagre-reklamo yung magkakatabing puntod eh. Pagka yung nadikitan mo at basa pa yung pintura o kaya naman may amoy. Kaya pinagbabawal na yan. Dito sa entrance pa lang, bago ito this year, Kara, yung mga bata na 7 years old pababa ay nilalagyan ng name tag o kaya yung sticker na may pangalan ng bata at cellphone number ng kanilang magulang na kasama rito. Kaya kung magkawalaan man, ay kung sino man ang makakita ay pwedeng tawagan yung kanyang parent. First time din this year, Kara, yung tinatawag nilang computerized verification data na kung medyo naliligaw ka, nakalimutan mo na kung saan yung puntod ng mahal mo sa buhay, ay pwede mong i-check. Ita-type mo lamang yung pangalan ng iyong yumao ay lalabas na yung kanyang lokasyon. Pero ito yung mga namatay lamang ng 1984 onwards. So kung medyo matagal na yung inyong nailibing dito, manual checking na yan sa kanilang mga lumang libro sa loob ng opisina. Handang-handa na dito yung Manila Health Department. May mga nakadeploy dito ng ambulansya, may mga medical team. Ganun din yung ating serbisyo totoo booth na narito na simula pa kaninang 4 a.m. hanggang 10 p.m. yan. Ganun din bukas, 4 a.m. to 10 p.m. Nagpapamigay sila ng libreng bulaklak kasama sa mga binibigay nila yan at drinking water. Meron ding mga medical team na nakadeploy dito para mag-check ng mga blood pressure. Meron dito mga pinamimigay na gamot sa diarrhea, sakit sa ulo, ganyan. At nagpapahiram din tayo ng wheelchair, ano, sa mga kababayan nating with disability na pwedeng hiramin sa paghahatid sa kanilang puntod. Okay, ngayon ay hindi lamang dito sa loob ang binabantayan, maging sa labas, sapagkat syempre ang kapal ng tao inaasahan din hanggang sa labas ng sementeryo, kaya ang deployment ng pulis at sila ay lahat ay mobile sa pag-iikot. Kara. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.